إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ثم أشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال في حديثه الشريف إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أمبابوري فاسا سلاما أيكي الله سبحانه وتعالى sa kanya tayo humihingi ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang pagbabalik loob ay kay Allah subhanahu wa ta'ala, ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa kanya at si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay ang kanyang propeta at huling suko. Mga kapatid sa Islam, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbanggit sa banal na Quran, o kayong mga sumasampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay at tamang pagkatakot at huwag hayaang abutan ng kamatayan na hindi mga Muslim. Sa isang talata o isang katauhan, matakot kayo kay Allah na naglikha sa inyo mula sa lalaki, sa isang lalaki at sa babae. Matakot kayo sa inyong mga responsibilidad at katotohanan na kabilang sa responsibilidad natin ay ang ating mga kamag-anakan. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا At katakutan ninyo, pag tinanong ni Allah ang inyong mga obligasyon, responsibilidad sa mga kamag-anak, katotohanan na alam ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga ginagawa. Kaya mga kapatid sa Islam, matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at sundin natin ang kanyang mga ipinag-uutos. Matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at layuan natin ang kanyang mga ipinagbabawal. Matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at sundin natin ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at layuan natin ang bid'ah mula sa sunnah ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mga kapatid sa Islam, sa mga talata sa banal na Quran at hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iulat na ang sino mang magshirk kay Allah subhanahu wa ta'ala magtambal faqad harramallahu alaihi aljanna ay binagawang bawal ni Allah sa kanya ang paraiso wa ma'wahun nar at ang kanyang kahihinatnan ay ang impyerno.
وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. At ang mga taong naging madaya, hindi naging makatarungan, ay walang mapapalang tulong sa kabilang buhay. Ganon din sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan na ang lahat ng kasalanan ay kaya niyang patawarin o pinapatawad niya. Maliban sa shirk, na ang taong namatay nang may pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, tumangkilik ng ibang mga Diyos-Diyosan, ay hindi niya ito papatawarin. Mga kapatid sa Islam, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa banal na Quran. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang mga anghel ay nagsalita, ang malaika, ya Maryam, o Maryam, katotohanan na ibinabalita sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mabuting balita. Bikalimatin minhu, magbibigay siya sa iyo ng salita mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tinutukoy ay ang pagsilang ni Isa ibn Maryam. Ismuhul Masih, ang pangalan niya ay Masih Isa ibn Maryam, o si Jesus, mas kilala. Wajihan fit dunya wal akhirah wa minal mukarrabin. Siya ay may magandang dahilan sa mundo at sa kabilang buhay. May tamang dahilan sa mundo at sa kabilang buhay. Wa minal muqarrabin, at siya ay kabilang sa mga malalapit. Wa yukallimu an-nas bil mahd wa kahlan min as-salihin. At si Isa ibn Maryam, habang nasa duyan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, yukallimu an-nas, kinausap niya yung mga tao para ipagtanggol ang kanyang ina mula sa mga masasamang isip. Wa kahlan min as-salihin, at siya ay tunay na kabilang sa mga as-salihin, sa mga banal na tao. Qalat rabbi anni yakun li waladun walam yamsasni basharun. Qala kadhalika qala rabbuk. Qala kadhalika Allahu yakhluq ma yasha idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Si Maryam alayha salam ay nagwika habang ibinabalita ito sa kanya ng malaika. Sabi niya, ya Allah, o aking Panginoon, paano akong magkakaroon ng anak samantalang walang nakahawak sa aking tao? Ang ibig sabihin, siya ay walang asawa. Paano magkakaroon ng anak si Maryam alayhi salam? Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, qala kadhaliki Allahu yakhluq ma yasha. Ang sagot sa kanya, ganyan si Allah naglilikha ng kanyang naisin. Ida qada amran, pag may ginusto, tinakda na isang bagay, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ang sasabihin lang ni Allah ay mangyari at mangyayari. Napakadali at walang imposible. Sa isang talata, sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, inna mathala Isa 'inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Katotohanan na ang kahalintulad ni Isa, ni Jesus, kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang katulad ni Adam alayhi salam. Ng ating ama, si Adam, khalaqahu min turab, nilikha mula sa lupa. At thumma qal, at sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kun fayakun, mangyari ka at mangyayari. وقد روى البخاري ومسلم عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسان حديث من ربيت محمد صلى الله عليه وسلم نئنولت نبخاري أت مسلم أي قي عبادة سابقا ربيت محمد صلى الله عليه وسلم ما
من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له kung sino man ang sumaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah at si Muhammad ay kanyang alipin at sugo abduhu wa rasuluh sabi na ating mga ulama abduhu sapagkat ito ay para sa mga Kristiyano nagsasabing si Jesus ay kanilang Diyos abduhu si Jesus ay alipin ni Allah wa rasulo para sa mga Hudyo na ayaw tanggapin ang pagiging sugo ni Jesus. Abduhu wa rasulo wa anna Isa abdullahi wa rasulo at inulit pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ganun din si Isa ay kanyang alipin at kanyang sugo. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam at ang salita ni Allah ay ibinigay kay Maryam. Ganun nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala si Isa alayhi salam wa ruhun min at tunay na siya ay may kaluluwa na nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala o kaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala wal jannatu haq wal naru haq at sumaksin na totoo ang paraiso at totoo ang impyerno adkhalahu Allahu min ayyi abwabil janna at tamanya ay ipapasok siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pintuan ng paraiso. Yan ay patungkol sa pagsaksi o pagsyahada. At kabilang sa syahada ay kung sino si Isa ibn Maryam. Sa isang hadis pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagwika siya, Ana awla an-nas bi Isa ibn Maryam li'annahu lam yakun bayni wa baynahu nabi. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ako ang una o pinakamalapit kay Isa ibn Maryam, kay Jesus. Wala nang sino man ang pwedeng maging mas malapit sa kanya o mas una sa kanya sapagkat lam yakun bayni wa baynahu nabi. Sapagkat walang propetang pagitan na namagitan sa amin. Magkadikit kami ni Isa alayhi salam. Walang namagitang propeta sa pagitan namin, sa panahon namin. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi salam. Thumma dhakara nuzuluhu alayhi salam fi akhir az-zaman. At si Propeta Muhammad sallallahu alayhi salam binabanggit niya palagi ang pagdating ni Isa alayhi salam sa huling bahagi ng panahon. Thumma qal fayamkuth ma syaa Allah ay yamkuth. At si Isa alayhi salam ay mananatili sa mundo kung kailan man naisin ni Allah. Dapat babalik niya. Yamkuth ma yasha. Kung kailan naisin ni Allah subhanahu wa ta'ala, mananatili si Isa alayhi salam. Mabubuhay dito, mamumuhay. Thumma yutawaffa fayusalli alayhi al-muslimun wa yadfinuna. At pagkatapos mamamatay si Isa alayhi salam, magsasala sa kanya ang mga Muslim at ililibing siya ng mga Muslim. Sino nagsabi? Ang Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sa isa pang talata sa banal na Quran, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ أَنْ أَتَّخِذُونِي وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمت. Ang ibig sabihin si Allah subhanahu wa ta'ala nagwika pag-uusap ni Isa alayhi salam at ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Isa, sabi ni Allah, أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ sinabi mo ba sa mga tao nagawin ka at ang iyong ina na si Maryam ng mga Diyos, ilahaymin na dalawang Diyos kayo? At si Isa alayhi salam ay sumagot, Subhanaka, kaluwalhatian sa'yo, Ya Allah, ma yakunu li an akulu ma laysa li bihaqin. Ya Allah, Subhanaka, kaluwalhatian sa'yo, hindi ko sasabihin ang mga salitang wala naman sa aking karapatan.
In kuntu kultuhu faqad alimta. Ta'alamu ma fi nafsi wala a'alamu ma fi nafsi. Kung sakaling yun ay aking sinabi, tiyak na batid mo yun. Tiyak na alam mo yun kapagkat alam mo kung ano man ang nasa akin at hindi ko alam kung ano man ang nasa iyo. Innaka allamul ghuyub. Katotohanan na alam mo at batid mo ang lahat-lahat ng mga nalilihim. Karuktong, ma kultu lahum illa ma amartani. Sabi ni Isa alayhi salam, Ya Allah, wala kong sinabi sa kanila. Sino? Sa mga tao. Sa mga nakaligaw. Illa ma amartani. Maliban sa ipinag-utos mo sa akin, Ya Allah, ani'budullaha rabbi wa rabbukum. Ang sambahin ka, Panginoon ko at Panginoon nila, o Panginoon ninyo. Wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kuntu antar raqib. At yan ang aking sinakatuparan habang ako ay kapiling nila. At nang ako ay kinuha mo, napanatag ako, o sabi ni Isa alayhi salam, ang pagmamanman sa kanila ay napunta na sa iyo. Wa anta ala kulli shay'in shahid. At yan, Ya Allah, ikaw ang nakakabatid, nakakaalam sa lahat ng bagay-bagay. Mga kapatid sa Islam, ito ay ilang mga talata sa Banal na Quran at hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang paniniwala o tamang paniniwala patungkol kay Isa alaihi salam. Patungkol kay Isa ibn Maryam, patungkol kay Jesus na anak ni Maryam. Ito ang paniniwala natin, ito ang akida natin, ito ang katuruan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, meron bang nagpapaliwanag dito sa mga hindi mananampalataya? Tanong na bumabalik sa bawat Muslim, na araw-araw na pamumuhay ng mga Muslim, ay nakakahalubilo natin ang mga hindi Muslim na iba o taliwas ang kanilang pagkakilala, paniniwala kay Jesus na anak ni Maria. Kaya ang tanong ka ating sarili, meron bang nagtuturo sa mga hindi mananampalataya patungkol sa tamang paniniwala kay Isa alayhi salam? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Dhalika Isa ibn Maryam. Yan si Isa na anak ni Maria. Qawlul haqqun ladhi fihi yamtarun. Yan ang tamang pananalita na kung saan sila ay nalilito. Na kung sila, saan sila ay nagkakaroon ng hindi tamang paniniwala. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Si Allah ang maawain, ang kanwalhatian sa kanya ay hindi nagtaglay ng anak. Sapagkat pag ninais niya ang isang bagay, ang sinasabi lang niya ay mangyari ka at mangyayari. Wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratun mustaqim. At katotohanan na si Allah ang ating Panginoon at Panginoon nila, na kung sila'y sasamba kay Allah, yan ang matuwid na landas. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من شهد يوم عظيم. At tunay na nagtalo-talo ang mga tao at katotohanan parusa sa mga hindi tatanggap sa tunay na paniniwala. Mga kapatid sa Islam, responsibilidad ito ng mga Muslim na ipakalat ang tamang paniniwala kay Isa ibn Maryam, kay Isa alayhi salam, o kay Jesus. Subalit iilan ang gumagawa nito, kaya marami ang nalilito o nagiging mangmang sa katauhan o sa katayuan o sa paniniwala patungkol kay Jesus. Mga kapatid sa Islam, dahil sa maling paniniwala, ano sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Pakinggan natin. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. At sinasabi nila, si Allah ay nagtaglay ng anak. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذًا تَكَادَ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ. Dahil sa sinasabi nyo,
na si Allah ay nagtaglay ng anak, ay muntik sumabog ang mga langit, mapulit ang mga lupa, at mga ubos ang mga bundok. Wallahi na'amin, tafsir ng mga ulama na sa bawat trahedya na nakikita natin, malaking kinalaman ng paniniwala ng mga tao na maling paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Kapagkat sinasabi nila na si Allah ang maawain, ay nagtaglay ng anak. At dahil dito sa salitang ito, sa paniniwalang ito, galit si Allah subhanahu wa ta'ala. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذًا. Kayo ay tunay na nagbigay ng isang paniniwala na muntik magpasabog sa mga langit, pumunit sa mga lupa, magtapon sa mga bundok na nasasaksihan natin ngayon. Trahedya na walang kayang gumawa kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Sa maling paniniwala. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. At si maawain at ang mga umawain ay nagtaglay daw ng anak. أَنْدَعَوْ لِلْرَّحْمَنِ وَلَدَ مَا يَنْدَجِ لِلْرَّحْمَنَ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدَ. Bakit? Kapagkat sila'y nag-aanyaya pa, subhanallah, nag-aanyaya na si Allah daw ay may anak. وَمَا يَنْدَجِ لِلْرَّحْمَنَ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدَ. At hindi marapat kay Allah sa maawain ang magtaglay pa ng anak. إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا أَتَى الرَّحْمَنُ عَبْدًا. Sapagkat katotohanan ang lahat ng nasa langit, lahat ng nasa lupa, para kay Allah ay mga alipin niya. Pero anong ginagawa nila? اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Sinasabi nila na si Allah subhanahu wa ta'ala ay may anak. لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَهُمْ عَدًّا. Subhanallah. Tunay na ang mga paniniwalang ito, ang mga salitang ito, ay may taglay na kasamaan na magiging dahilan ng galit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, bago dumating ang malakas na bagyo, nauna ang lindol. At sa lindol ay maraming mga simbahan ang nangabiba ng mga hindi mananampalataya. Mga ribultong gumuho. At merong mga mangangaral o mga Muslim na ginamit ang pagkakataon para magpaliwanag patungkol sa pagiging tama ng Islam. Sinasabi nilang tama ang reliyon namin sapagkat gumuho ang inyong simbahan. وَهَذِهِ لَيْسَتْ بِبَصِيرَةٍ. Ang ganitong katibayan para patunayan na tama ang ating reliyon ay hindi kabilang sa basira, sa malinaw na ebidensya o katibayan. Bakit? Sapagkat ang dapat tingnan dito kung anong mensahe ni Allah, bakit siya nagpadala ng parusa. At hindi gagamitin yun para sabihin tama ang reliyon namin, bakit? Dahil nasira ang simbahan. Sa makatulit pa, pag nasira ang masjid, sasabihin nila mali ang Islam. Maling paraan ng pagpapatibay ng pagiging tama ng ating reliyon. Pero ang dapat natin tingnan, anong mensahe ni Allah? Yun ang tama. Bakit sinira ni Allah ang mga ito? وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Dahil sa paniniwala, sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala pag nagpapadala ng bala, ng trahedya, tunay na ito ay parusa para sa mga hindi mananampalataya. Paalala para manumbalik sila, para makilala nila ang tunay na Diyos. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَنْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ. Ang kahalintulad ng nagsisirk, nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala para tinapon sa kalangitan na walang malugaran sa lupa. Napakasamang pagkahambing para sa mga tao nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala.
Ito mga kapatid sa Islam, anong mensahe dito? Pagkatapos ng lindol, malakas na bagyo na naitala sa kasaysayan. Pagkatapos ng bagyo, nariyan ang napakaraming salita ng mga tao. Pag-iinsulto sa panahon, pagsasalita ng masama. Bakit? Kasi nakita nila yung maraming nasalanta. Lahat ng salita, sinabi nila, pag-iinsulto. Samantalang ang Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay nagwika. La tasubtud dahar, fa innad dahar huwa Allah. Huwag niyo ikaw insultuhin ang panahon, kapagkat ang panahon ay si Allah. Hindi si Yolanda, hindi si Pablo, hindi ang Habagat. Yan ay kagustuhan ni Allah dahil sa malaking mensahe para sa mga tao. At hindi ang insultuhin ang panahon. Bagkos magpakumbaba ang tao, tingnan ang mensahe, alamin kung ano ang nangyayari sa kapaligiran. Bakit? Meron bang lumingon sa usapin ng shirk sa paniniwala? O ang tinitingnan lang ng tao ay ang kanyang kabuhayan sa mundo. Paano kakain? Paano mabubuhay? Wala bang lumingon sa paniniwala? Wallahi mga kapatid sa Islam, kung naiintindihan natin ang mensahe, lahat pwede makatulong, lahat ng Muslim. Paano? Ang pagpapaliwanag sa kanila ng bagay na kamuhi-muhi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Shirk! Napagkat napakaraming taong nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala na dahilan ng kanyang pagkamuhi, pagkagalit, at lahat ng trahedyang yan kayang ibigay na ulit-ulitin ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga taong nagtatambal sa kanya. Namumuhi si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nagsasabing siya ay may anak. وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Dahil dito pupunitin niya yung mga langit, isirain niya yung mga lupa. Hindi ba ito yung mas malaking tulong na kailangan nating ipamulat sa lahat ng tao? Na kung tayo ay magbibigay ng pinansyal, mas malaking tulong kung makakapag-igabay tayo ng isang tao tungo sa tamang paniniwala. Ito ang tinuturo ng ating pananampalataya na dapat natin pagkaisahan, mga kapatid sa Islam. At hindi malayo, hanggang natin, na ang Muslim, pag hindi niya ginampanan ang kanyang responsibilidad, ay madamay siya sa mga ganitong trahedya. Wa'iyadan billah, pagpakuptok tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, at bigyan niya tayo ng liwanag, gabay, at awa sa mga nangyayaring trahedya sa ating araw-araw na pamumuhay. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلاله. ثم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mga kapatid sa Islam, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nakita sa banal na Quran, ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمْ قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ. Yan si Isa na anak ni Maryam, tamang pananalita, wastong pananalita na kung saan maraming tao ang nagkakamali ng paniniwala. Pinadali ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-unawa para sa mga Muslim kay Isa alayhi salam. At naging mahirap ito sa mga tao na hindi hinahangad ang gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga kapatid sa Islam, sa daming talata na ito, kakaunti ang naririnig ng mga hindi Muslim. Kaya muli, kung meron tayong obligasyon na dapat ilagay sa ating balikat, ito ay ang magtulong-tulong na iparating sa kanila na ang kanilang Diyos na sinasamba ay propeta at sugo at alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sa mga nangyaring sakuna, trahedya, ang mga Muslim ay marapat tumulong na kung ano man ang kanyang kayang itulong mula sa mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, ang pagtulong ay hindi kasunod
ng pangunguna sa kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin ito. Ito ay akidat paniniwala. Kung alam natin kung paano, bakit dumating sa kanila ang ganung pagsubok, ay dapat manatili ang puso natin na sila ay sinusubok o binibigyan pala rather ng parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang pagdudua, ang pananalangin para sa mga nasanagta ng bagyo ay tanging ang maaaring panalangin ay gabayan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gabayan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag magkamali ang mga Muslim na manalangin ng iba pang panalangin maliban sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng sinu alayhi salam ng ang kanyang mga anak ay dumanas ng baha, bagyo, ay pinapanalangin ni Nuh alayhi salam na tulungan mo sila, ya Allah. Anong sagot ni Allah subhanahu wa ta'ala? Innahu laysa min ahlik. Hindi mo sila pamilya at huwag kang manguna sa bagay na hindi mo nalalaman. Ito ang sagot ni Allah subhanahu wa ta'ala. Napagkat si Allah subhanahu wa ta'ala nagpaparusa ng kanyang naisin. Pwedeng tumulong, pwedeng tumulong, pwedeng magbigay ng pera, pwedeng magbigay ng kahit tulong. Subalit ang pananalangin ay tanging hingan sila ng gabay para makita nila ang katotohanan at patuloy na ng Diyos. Huwag nating pagkamalian, mga kapatid sa Islam. Huwag nating pagkamalian. Sapagkat hindi natin pwedeng ipanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala ang taong nagsisirk, kaya Allah, tulungan mo ito sa kanyang pagsisirk. Magiging taliwas ito sa paniniwala mo bilang Muslim. Halimbawa sa mga nagtiriwang ng Pasko, hindi mo pwedeng ipagdua kay Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, tulungan mo sila sa kanilang Pasko. Sapagkat ang Pasko ay kamuhimuhi kay Allah, gawaing shirk. Bakit natin idudua na tulungan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala to? Ganon din, kung naiintindihan natin ng hikmah, ang kaalaman, ang diwa sa pagpapadala ni Allah subhanahu wa ta'ala ng parusa, wallahi natin ang tunay na ipapanalangin natin, ya Allah, gabayan mo sila patungo sa tamang paniniwala. Yun ang ating paniniwala. Pwede kang tumulong, pwede magbigay ng pera, pwede kang tumulong sa physical mong kakayahan, pero ang panalangin mo ay ang gabayan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala at hindi kamuhian yun. Kung ikaw ay nananalangin na gabayan sila, hindi mo sila pinamumurihan dahil gusto mo silang magabayan. Mga kapatid sa Islam, ang mga bagay-bagay ay babalik sa ating paniniwala. Lahat! Lahat ng ating mga ginagawa ay babalik sa kung ano pinaniniwalaan natin. At lahat ng ito ay napakalinaw sa banal na Quran. Iba tinitingnan ng mga Muslim ang mga trahedyang nagagarap ngayon. Bakit? Sapagkat alam niya kung paano, kung ano gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala upang magkaroon tayo ng mas malinaw at tamang gabay sa pag-unawa sa mga nangyayari sa paligid natin. Bilang panghuli, mga kapatid sa Islam, ang mensahe ay ang kakulangan natin sa pagtupad ng ating obligasyon pagdating sa pagtuturo ng tauhid o kaisaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang mensahe nito. Bakit? Sapagkat malinaw sa banal na Quran na dumarating ang gantong maraming parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang galit sa paniniwala ng mga taong nagtatambal sa kanya. Itong malinaw, ito yung napakalinaw na si Allah subhanahu wa ta'ala galit sa mga taong nagsasabing siya ay may anak at ito'y maya at maya namumutawi sa mga bibig ng mga hindi mananampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos, si Jesus ay anak ng Diyos. Pati tao ngayon nagsasabing siya daw ay anak ng Diyos. Lahat ng tao gusto magkaroon ng anak si Allah. A'udhu billah. Bakit yun ang kanilang gustong gawin? Ito, mapatid natin itong talata sa banal na Quran. Nagalit si Allah sa mga taong nagsasabing siya ay may anak. At dahil doon, nakapaggawa kayo ng malaking bagay na ikagalit ni Allah na ikasisira ng langit, ng lupa, at ikasisira ng mga bundok. Pero ganun pa man, ang ginamit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa talata na ito, ay Rahman. Bakit? Pinaiiral pa rin ni Allah yung kanyang awa.
sa kabila ng pagpaparusa. Wallahi alazim, kung si Allah subhanahu wa ta'ala ay magagalit na sukdulong kanyang kagalitan, ay walang matitira sa anumang linikha dito. Pero ginagamit ni Allah ar-Rahman, ang maawain, nagalit ang maawain. Nagalit ang maawain. Maawain siya at nagalit siya, nagpabigay ng kaunting pagsubok. Nang katiting, nagalit ni Allah subhanahu wa ta'ala na ilan ng mga namamatay. So mga kapatid sa Islam, dalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga Muslim ay tumupad sa kanilang obligasyon na pagpapaliwanag sa tauhid, upang nang sa ganun, marami pang mga tao ang mamula tungo sa tamang paniniwala. Ala tusalli ala nabiyyikum fa inna Allaha amarakum bidhalik haythu qal inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-thuqa wal-afafata wal-ghina اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم لا إله إلا أنت يا إلهنا الحق والمبين اللهم لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وأقدامنا في طاعتك ودينك يا عزيز يا قوي يا أرحم الراحمين اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.